Now, back to Dokumentado dito sa TV5. Chicken over nga natin yung kauna-unahang state of the city address ni Mayor Bautista sa Quezon City. Ano tawag ko? Soka. Ito yung parang Sonia, pero ang version nito sa city nangyayari. Present syempre yung mga konsehala at yung mga guests. Ito ang kapatid nga ni Mayor Bautista na si Harlene Bautista. Ito talagang very catchy yung kanyang glittery headband. May production number ba kayo sa Dots Entertainment? May concern lang ako, baka makasira sa concept. I'm so worried. Nakita din natin si Congressman Dingbong Crisologo. Ang malupit dito, meron siyang babaeng kausap na binubulungan niya. At ang lupit ng pagkakahawak ni Congressman ito sa girl na ito. Really, ha? Wag po, Koya, wag po. Well, itong si Herbert, alam naman natin, tagal din naging artista niya. Ang tagal din niya nag-antay. Yes. Maluklok bilang alkalde ng Quezon City. Parang 10 taon yata bago siya finally naging mayor. No? Ako hindi patalo. Pero parang hindi siya excited doon sa kanyang state of the city address. Late siya dumating. Siyempre kailangan ko grande entrance. Ako yata ang brightest star dito, no? Una nung pinakilala nga itong si Vice Mayor Joy Belmonte, tumayo yung pamilya niya. So present si House Speaker Sunny Belmonte at may kasama siyang babae. Sino ah? Ako yung gusto sampal mukha. Nung nag-speech na nga itong si Joy Belmonte, minention niya nga kung sino nga itong babae. Hindi po siya girlfriend ni Speaker. Siya po ay si Speaker ko, si Rose Ann. Pero Luchi, sa kabila ng energy ni Joy Belmonte, merong mga constituent na pasimpleng nagmo-moment sa pagtulog. Kana naman tayo sa ito. Kasi sa tulog na ito. Pero ano, parang conducive kasi yung ating mga moments sila sa pagtulog. News events. Nakautulog Moments presents The Unahan Tayo sa Pagtulog Saga. Sa kalagitnaan nga ng speech nitong si Vice Mayor, huling-huli ng camera natin, si House Speaker Sunny Belmonte na may sinusundot sa ilong niya. Inhaler pala yun. Okay, that is so clear. At eto, Luchi, kung kanina, very energetic at alive na alive dito si Congressman Dingbong Crisologo. Ngayon, tulog, ang lolo mo. Napagod sa kaka... Hawak mo sa kaka... Tulog! Parang kanina lang, buhay na buhay ka pa, sir, ha? Manood ka na lang po ng Dokumentado para ganahan ka. Luchi, sinamahan nga natin to si Martin Andanar para sa kanyang taping Force of Will. Okay. Mga 5 a.m. pa lang yata ito. Mag-jogging siya with Colonel Kerubino. Okay, tapos... Ay, direct. Take 2. Ready din sa outfit si Martin. Naka-rubber shoes ako ngayon. Pero itong suot ko na rubber shoes, pang special occasion ko. Itong damit ko na mukhang basura sa'yo, ay gusto ko lang sabihin sa'yo na inabot ako ng siyam-siyam. Wow, pati sa props, ha? Kompleto din. Hindi ako ang nangangamoy, ha? Promise, naligo ako, ha? Akala ko pa naman ako may puto. Nakipagsabayan siya sa pagjajaging nga kay Colonel Kerubin. Okay, mga kapatid, ha? Tinanin niyo kung paano ko nasabihan ko si Colonel Kerubin. Kaya ko ba yan? Ibigin mo sa'yo ito, sa pagjajag. Okay, sige. Sala, Colonel, let's go. Pupusan muna kami ni Kendall. Sasabayan mo na si Kendall. Thank you, thank you. Yeah, saka yung out lang ko. Okay. Baba pa daw, baba pa, Mike. Ano baba pa? Ano ba yung kanyan? Baba pa. Wala na iba mo. Ah. Huwag mo na kaya ipilip. Upo. Wala nang iba baba. Gusto mo, upo ano pa ako eh. Tama na. Pa daw, rolling lang daw. May kinocomment pa po si Tulfo. Gusto mo, ganun pa eh. Oo. Oh. Ang usay mo! Story na kami! Kaya si Colonel ayaw pa. Tatapusin na. Tatapusin na. Sige Martin, inhale, exhale. Ang panit mo na eh! Can I catch my breath? Ano ba? Daming reklamo. Anong balita? Ang tagline ko, siguro sa mga taong tanood ng Channel 5, anong balita?
Dahil araw-araw, lahat ng mga tao na nakasalubong natin sa normal na buhay, sa media, pag sa eskwela, o saan man. Di ba unang sinasabi natin, anong balita? I am impressed. Bakit ba natin din dokumentado si Martin? Dahil kasi siya na ang susunod na dokumentado dito. Ito na ang huling, kauli-uli ang episode ko bilang host ng dokumentado. So mga ka-Giorno, let us welcome Martin Abdala, ngayon dokumentado host. Ayun o, wait with flowers. Para kay Eren. Nice. Ano, Gia? Salamat sa bonus. Uy, hindi 25 million yung bonus, ha? Welcome, Martin. Congratulations sa unang mong dokumentado moment. Gumanti ka na lang sa iba sa susunod na linggo sa dokumentado. Pero meron sana akong, ano eh, storya. Ano? Anong story mo? Isa siyang blind item. Wow! Tandaan naman kayo sa blind item. Scenics Itits! Sa kong balita? Pinaka-bossing namin dito sa News 5. Pag ang utos ng boss na mag-launch ng 10 programa sa loob ng isang buwan, kailangan sundin. Kaya covered down ng one-stop shop sa City. Itong pinakauling utos nga niya, 2 linggo na lang ang binibigay sa amin. Ang lupit mo pala, bossing. Mahilig mangurot. Arouch naman! Gusto niya mga story na kumukurot sa puso ng mga tao para maintindihan kung ano nangyayari sa kanyang kapaligiran. Sobrang meticuloso siya pagdating, let's say, sa spelling ng salita o doon sa pronunciation ng bawat sasabihin. Kaya naghintay kami mga press people kay Secretary Butch Abad. Tapos nung pagdating... Butch Abad! Tingnan niyo rin sa suot niyang damit. Diba parang color coding? Color coordination! Naku, patay ako kay Madam. Lagi pa namang mali ang pronouncement. Pronunciation. Pronunciation. Pero si Binay, proud na daddy. Binay? Ano Binay? Binay. 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 Sabi mo, Binay. Mahirik madampal. What? Sinasampal sa utak ng mga reporter na dapat mag-excel parate. Pinetrain pa namin. Tumuwid ang dila. Totoo ang sinasabi ko. Totoo! O, ano pa clue? Maputi. Na maganda. Medyo mistisa siya na short hair. Naglalakad kami, may kunting ambon at ulan. Na-discover na lang niya na wala na palang swelas yung sapatos niya. At doon lang niya nalaman na mga sapatos pala, lalo na yung nabibili on sale, eh may expiration date. Ma'am, sabay tayong tumawa. Nakapariyam namin yung mga sobrang close sa inyo at meron silang sasabihin. Hindi man natin siya makita na sa dokumentado eh... Makakasiguro kayong hindi niya tatantanan ang mga producer at manager ng programang yon. Pati na lalo na yung mga reporter. Dahil alam niyo yun si Luchi, simbilis ni Palos kung mag-text siya ng kanyang mga komento sa mga lumalabas sa ating mga programa sa balita. Of course, promised siguro ng mga tao, yung mga followers ng dokumentado, yung kanyang pang-aasar sa mga... video na napapanood o sa mga guests mismo na pumapasok doon sa show. I think si Luchi Cruz Valdez ay dumaan na sa maraming pagsilong. May puso siya, mahal ang kanyang pamilya, at masasabi natin, mas mahal pa natin dahil kapatid na natin siya. Para sa iyo, Shupati. Maraming salamat sa iyo, Chonky Ben. Luchi Cruz Valdez, maraming salamat at paalam mula sa dokumentado. Asahan mong hindi ito ang huling beses na ikaw ay madodokumentado. Okay, maraming salamat. I enjoyed the time with you. At, well, magsasama-sama pa rin naman tayo pagamat sa ibang programa. Abangan nyo rin po ang Giorno. Pero huwag nyo pong kakaligtaan panoorin ang dokumentado. Hindi po magbabago ang schedule. Wednesday pa rin yan. Abangan nyo po. Huling go. And welcome again, Martin. Thank you. I'm sure you will give this show a new lift. Thank you. Kulit, artista at sikat na tao, huli sa akto, lahat ng kilos, dokumentado.